Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Surfmatic, specially designed for your washing machine, at ng Sunsilk. Nakita nyo naman ang gaganda ng costumes ng aking mga guests. Lahat po tayo dumaan sa pagkabata at sa mga pagbabago bilang teenagers. Pero pag naging magulang na tayo, marami pa rin bagay na di natin maintindihan tungkol sa ating mga anak. Isa na po dyan ang mga trip o yung bang gusto nilang gawin. Yung bang huwag mong pakikalaman ang trip ko. Parang ganyan, di ba? At bilang ina, gusto ko pong malaman at maintindihan kung bakit po may kakaibang trip ang ilang kabataan ngayon. Napaka-unique. Ano nga ba po ang pinagkaiba ng uso sa atin noon sa trip nila ngayon? Pakikinggan natin ang mga kapatid nating kabataan at ang kanilang mga tunay na kwento. Hopefully, matuloy natin ang tinatawag nating generation gap. Ako po si Sharon, kasama mo kapatid. Cosplay or costume play, yan ay kinahihiligan po yan ngayon ng mga kabataang nagsasama-sama para magdamit na para pong mga cartoon characters. Nagsimula yata ito sa Japan, di ba? Okay. Naalala ko na lang sa Japan, Hello Kitty. Okay. Nagpapagandahan po ng costumes at nagtatagisan ng talent. Tingnan nga natin kung anong meron sa pagko-cosplay, kaya sikat pa rin sa napakaraming kabataang Pinoy ito. Panoorin po natin. Ako ay si Jerry John Borbe, 25 years old na. Ang kino-cosplay ko ngayon, si Corolla Lucifer ng Hunter x Hunter. Again sila eh, kasi may pamilya na ako. Tapos, bakit daw nagko-cosplay ako ay pambata to? Habi ko to, hindi naman nila mapipigilan ko na yung gusto ko. Choice ko naman daw to, kung saan ako masaya, edi go. Gusto ko maintindihan nila na itong ginagawa namin pagko-cosplay, hindi to masama. Hindi to nakakasira ng buhay. Minsan, ganun yung nakikita namin eh, parang iba kami. Parang pag magkakasama kami tapos may ibang grupo, naririnig namin minsan, ay, mga ano yan, mga nerd yan, mga geek, mga otaku, huwag niyo samahan yan. Noong una, siyempre parang medyo nagagalit ka, di ba? Hindi naman bigla, hindi, kumbaga hindi inaasahan yung mga gano'n na dapat nag-aaral muna or nag-work. Yung lola, sumuporta, kasi nagtatahi yun before namatay. Sabi niya siya daw bahala. Sabi ko, magastos yan. Sa isang damit niya kasi usually yung lola niya tumatahi ng almost 3,000 eh. Tapos sa Divisoria siya namimili. Noong una, si mama lang gumagastos, pero nung hindi niya na kinakaya, siyempre, part na ako noon. Nag-usap kami kung susuportahan namin yung anak namin o hindi. Ang inisip namin, may family siya. Kumbaga, hindi yun yung magiging bread and butter. Start sila parang nagdadamit lang, pinapakita ng nila yung sarili nila. Nung may nag-i-sponsor na yun, siyempre kahit papano. Gusto mo na lang ding magtagumpay kasi yung choice niya eh. Kung saan sila siyempre mag-explore. Masakaya. At kasama ko po ngayon
si Jerry Borbe, isang cosplayer mula sa grupong Animatics. Hello po. Ayan, hello Jerry, welcome to the show. Hello po, Ma'am Sharon. Ayun naman, ang sabi mo kanina sa VTR, gustong gusto ko, itong ginagawa ninyo, although it's very different, na ako, first time ko talaga to come across, you know, you guys, people like you. Pero sabi mo, hindi nga ito nakakasira ng buhay. Hindi po, hindi po masama ito ang ginagawa namin. Mm-hmm. Hobby po namin to na nagpapasaya sa amin at I know nagpapasaya din sa ibang tao. Ang gumagawa daw ng costumes mo noon, lola mo? Yes po. Lahat po ng costumes ko, lola ko nagtahi. Ilan costumes kaya meron ka? Ngayon po, nasa 36 na. 36 na? Iba-iba siya? Iba-iba po. Gano'ng kalaki, Jerry, ang cosplay community dito sa Pilipinas? Para sa akin po, malaki. Nagko-convention na kayo kama, di ba? Nagko-convention po sa SMX, sa Mega Mall, SM At North. Libo-libo na kayo? Libo-libo po. So they come from all over the Philippines? Yeah, meron pa ka galing Cebu. Iba't ibang lugar. So, meron kayo parang Facebook page, kaya nag-updatean kayo. Tropahan namin, imbis na inom, cosplay. Galing! Cosplay. Tapos may action din yan. Yes. Eh. May mga skit, may mga catwalk, may mga rampa. Ang galing! Masaya, masaya po. Masaya mag-cosplay. Masaya! May mga skit daw. So, talagang ginagaya nyo. Nakakatuwa siguro manood minsan yan. Makanood nga. Manood po kayo. Eto, pagka daw ganito, isip bata daw. Totoo ba yun? Hindi po. Kasi hindi lang naman kami ang mga nagko-cosplay, may mga matatanda rin. Oo. Kasi hindi naman porket nagko-cosplay ka, isip bata ka na. Sabi mo you're 25, di ba? Yes, I'm 25 years old. Hanggang anong age mo gustong mag-cosplay? Hanggat gusto ko po. Until it makes you happy. Yes. Oo. Tsaka yung anak mo, ayun, nakita ko siya. Cute-cute niya. Parang little Eskimo. Na rabbit. Ayun. Na ano, nag-uumpisa na siya. How old is he? 5. Ayan, biro mo. Si Jerry po ay nagtatrabaho bilang account executive sa isang insurance company. So may trabaho si Jerry. Apo. Tapos ang pinag-iipunan mo, costume. Tapos, so, yung kumbaga lahat ng pwede mong itustos sa pamilya mo. Pamilya muna, tapos costume. But, balita ko, kumikita ka rin daw dito. Opo. Nagpaparent po ng costume. Nagpaparent ka. Okay, so pwedeng umupas sa'yo ng costume. Pwede po. Sa mga parties, sa mga kiddie parties. Oo. Sa mga ano, company outing, pwede rin. Pwede kami rentahan. Tapos mag-perform kami ron. So, napapagkitaan mo rin? Papagkakitaan mo? Opo. Anong hindi naiintindihan ng mga mas matanda tungkol sa pagmamahal nyo sa cosplay? At anong masasabi nyo sa mga yun nagtatawa sa inyo at nahihinayang sa panahon na inuukol nyo sa pagko-costume? Una-una po, siguro kasi yung mga matandaan, hindi naman po sa nag-ano ko. Pero hindi kasi nila nakalakihan to. Oo. Kasi katulad lola ko dati, hindi po, lola ko walang idea sa ganyan. Mm. Kaya po siya naintindigan yan kasi sinama ko siya sa convention. Pero wala pa akong cosplay noon. Natuwa siya. Yes, natuwa siya kasi nakita niya yung mga tao, tawa nang tawa, walang lungkot, walang iyakan, puro nakangiti lang. Nainganyo siya ngayon. Gaano kasaya yung samahan ninyo? Masayang-masaya po. Grabe. Yeah, masaya-masaya. Abot tenga ang ngiti. Alam mo, actually ako, when they presented this episode to me, quite frankly, sabi ko, maiintindihan ko ba to? Masasakyan ko ba to? Ngayon, I'm so into it. I'm so excited kasi dami kong... Hindi, it's fun eh, di ba? I think it's, we all are children inside us. Tapos, yes. Di ba, no? Yung iba lang, they express it in a different way, in a more obvious way. Thank you, Jerry, at sa mga cosplayers ng Animatics. Nasaan yung Animatics? Itong grupong to. Thank you, Animatics! Thank you, Jerry. Thank you, Maki. Thank you to all of you. Tapos, sila po ang napabuklod ng kanilang trip na gawin. Yes. At nakabuo po ng napakagandang samahan sa panahon po ngayon. Naku, ngayon pa namang napakahirap ng buhay. Mahalaga rin naman pong alam natin ang pinapasok ng barkadahan ng ating mga anak. Kasi baka sa maling bisyo na napupunta yung pinagkakakitaan, mabuti rin alam nating nagkakatuwaan lang at pinagkakakitaan pa pala. Sa amin pong pagbabalik, alamin naman natin kung bakit may ilang kabataan na ang forma para namang galit sa mundo. Susunod na po yan dito sa Sharon, kasama mo kapatid. Naku, invite nyo itong mga to para sumaya. Thank you guys! Thank you! Tingin mo ba sa sarili mo, Sarah, rebelde when they say that? Ina-accept mo ba yun? Do you agree with that?